God bless you, beloved preacher, David Father Albert Arevalo. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming maraming salamat, malapit Jesus, sa matamis, banal presensya. Salamat, malapit sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitan ng Children's Choir, Adult's Choir, Youth and Singles Choir, higit sa lahat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, yung nilangisan. Salamat po sa mga sa pagbibigay sa mga anak yung matatapat. Salamat, Malapinoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa pag-aaral salita, Malapinoon Jesus, kung magpala, sa ganakin lang akong magawa, umasalam ako sa inyo. So, nang dalayan ang ginagalang Malapastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind up with Satan in the name of Jesus. Demons and believing doubts. Kasaw, kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of it is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin lang ating pinakamalapinoon. Una sa lahat, nais ko pong magbigay ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Walang iba, ating pinakamamahal na Jesus na pinagbubukala ng lahat ng mga pagpapala. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved sister Pastor Lina Salmeda, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga webcast viewers, ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga weights, ating mga sa ating webcast crew, sa mga instrumentalists, at sa inyong lahat na mahal. Ating minamahal mga kapatiran, magandang hapon po. Puri na ating Malapinoon. Kindly read. Book of Job, chapter 23, verse 10. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, kapitulo 23, ang talata po ay this. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen. Why do the righteous suffer? Ito ang maraming, ito ay mga katanungan ng marami. Bakit yung mga matuwid ay namaraan ng mga sufferings o kahirapan, mga trials. Basta nandito ka sa gawain ng Diyos, ikaw totoong naglilingkod. You are in the truth. You are baptized in the name of Jesus Christ. Sa harapan ng Diyos, ang tingin sa iyo ay righteous. Amen? Matuwid. Bakit ang matuwid ay dumaraan ng mga kahirapan? Una, inamahal, sa Bible kasi, kumbaga sa gobyerno natin, mayroong mga batas na sinusunod sa ating pamahalaan. Kailangan natin maging masunurin sa batas. Sa spiritual, ganun din, mayroong church government. Sabi ng Biblia, God put in the church apostles, prophets, miracles, government, and diversities of tongues. May gobyerno sa church. Para yung mga nagkakamali ay bigyan ng karampatang pagtutuwid. Amen? Dahil ang mga Kristiyano ay hindi po yan perfect. We are in the process of perfection. Hindi po tayo sabay-sabay lahat na lumalago
Kaya ang Diyos ay naglalagay sa iglesia, naglagay ng gobyerno. Natawag nga na fivefold, may fivefold ministry, may government. Hindi para ikundina ang nagkamali. Hindi para tuldukan ang isang nahulog sa kasalanan. Kundi para i-restore. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? But of course, we have to understand and realize that disciplinary measures in the church involves correction. May mga pagkokorek. Hindi po yan pagtutuldok sa nagkasala. May mga iba kasi nasasaktan sa mga suspension. Pag-ibig po yan, minamahal. Hindi po tinutuldokan ang isang Kristiyano, kundi dinidisiplina lamang, tinuturuan. Minsan may mga suspension na ini-implement, hindi para tuldukan, kundi para magsisi at para ibalik muli sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Ganyan po sa church. Para, kasi ang kalaban natin sa church, hindi naman po tao. Lagi sinasabi natin, mga pastor, wala po tayong kalaban na tao. Kalaban natin ay masamang espiritu. Yun po ang kalaban ng Kristiyano. Wala pong kalaban ng Kristiyano na tao. Tayo po ay puro pag-ibig ang laman nating puso. Minamahal? Ngunit yung mali, kailangan sawatain, disiplinahin. Kaya may babadisiplina. Kahit nung araw pa, yan na yan. Nakamulatan natin. Pag nagkamali tayo, dinisiplina tayo, sinususpende tayo. Pero hindi ibig sabihin na tapos ka na. No! Ikaw lamang itinuturoan para ikaw matuto sa pagtahak ng daan na matuwid. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bakit ang mga matuwid ay numaraan ng mga kahirapan? One of the reasons is, yung kababasa lang natin, sa Job chapter 23 verse 10. Ngunit alalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Alam ng Diyos, sinabahan ang ating nilalakaran. Alam niya lahat ang nangyayari sa atin. Walang bagay na lingid sa kanya. Amen? Alam niya lahat. Katiisip natin, alam niya. Isa sa mga layunin ng mga kahirapan o sufferings para masubok ang ating pananampalataya. Amen? Yeah, sabi nga dyan, pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Palapakan natin, malapin noon. Parang ginto. Para tayo maging puro, isa sa mga layunin. Bakit the righteous supper? Bakit tumaraan sa mga kahirapan ng mga matuwid? Lahat po kayo matuwid. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Whether you realize it or not, if you are a believer of the gospel of Jesus Christ, you are righteous before the eyes of God. Amen? Walang pwede mag-down sa'yo. Hindi ka pwede bagsak ni Satanas, sila mahal. Tatakutin ka lang ng kaaway, pero hangawakan mo ang totoong salita ng Diyos na ikaw ay matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi nanampalataya ka sa Ebanghelyo na tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito, nakarating tayo sa tunay na pagsamba because we believe the gospel of Jesus Christ. The power of God unto salvation. Nung naniwala ka, binago ka.
Pinagaling ang sakit mo. Nagkaroon ka ng kapayapaan. Pinagpala ka ng Diyos. Ngunit, mayroong diablo na gusto sirain ang buhay natin. Yan po ang kalaban natin. Sabi ng Biblia, Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Naghanap Satanas na kaya masisila, minamahal, at tayo ang target. Pagkristiano ka, target ka ng kaaway, araw-araw. Ngunit, tandaan natin, minamahal, sabi naman ng Pinon, nagtagumpay na sa doon, sa Kalbaryo. Nung siya'y bumangon sa mapatay, natalo niya ang gawa ng kaaway. Minsan nahirapan tayo, minamahal. Ngunit, isang tiyak na bagay, tagumpay tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Alam ng Diyos ang nilalakaran. Bakit hindi, bakit nagtatanong iba sa atin, minsan nagtatanong tayo, bakit hindi pinigil ng Diyos yung mga problema na sana hindi dumating sa aking buhay? Ngunit yung mga problema natin, makahirapan natin, pinintulot ng mahal na Panginoon para masubok tayo, para lilitaw ang ating purong pananampalataya. Kung paano ang ginto ay sinusubok sa matinding init ng apoy, ganun din ang ating pananampalataya. Sinusubok para lilitaw ang tunay pagdalisay na iyong pagiging Kristiyano, minamahal. Ang instrumento ng mahal na Panginoon para lilitaw ang dalisay na pananampalataya, walang iba kundi mga pagsubok, mga problema, mga kahirapan. Yan ang instrumento ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka dapat titingin sa mga problema, hindi ka titingin sa kahirapan, tingnan mo ang mahal na Pinisus na sakdal sa iyong pananampalataya. Looking into Jesus, the author and finisher of our faith. The book of Acts chapter 20 verse 19 to 26. Medyo mahaba-haba konti. Sundan natin mabuti, inamahal, dahil napakahalaga nito sa ating mga buhay. Dito po sa aklat ng mga gawa, kapitulo 20, ang talata po ay 19 hanggang talatang 26. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumarating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, narito ako na nananatili sa Espiritu ay pag-asang pagsasa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapigatian ay nagsisipag-antay sa akin. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo ng Ebanghelyo na biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinag-aralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Isa-isahin natin yan para maintindihan natin ang mga nangyayari sa atin. Lahat ginawa na natin, lagi kang sumasamba, tapat ka sa pagbibigay, tapat ka sa tambagan, and yet, may mga problema pa rin dumarating sa iyo. Di ba? Normal yan, na mahal.
Kaya sinabi ni Pablo na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isa at ng mga luha. Mga luha. Ang paglilingkod sa malabi yun, may kasamang mga luha. Palapakan natin, mahal ang Panginoon. Isa sa mga instrumento ng mahal na Panginoon para tayo laging mababang isip, yung mga problema. Kaya, may mga problema tayong nakaharap sa ating mga buhay dahil pinaintulot yan ng mahal na Panginoon para hindi na tayo magtiwala sa sarili natin. Para sa Diyos tayo magtiwala. Na kaya maglutas ng ating problema. Amen? Walang problema na hindi kaya lutasin ng Diyos. Kailangan lamang natin sumampalataya at maghintay. Amen? Maghintay. Saan maghintay? Sa panalangin. Maghintay. Malinaw sa Biblia. Kailangan manak ng Diyos maghintay sa panalangin. Hindi ka magsasawang manalangin. Kaya dapat lagi tayong matyaga sa paglilingkod. Gusto mo makamit ang pagpapala, gusto rin yan na mahal ang Panginoon. Kalooban niya yan ang pagpalain ka, but you have to wait. Kailangan marunong tayong maghintay. Mababa ang ating kaisipan. Gusto ng Diyos lagi tayong dumadalangin sa Kanya, lumalapit sa Kanya na may mga luha. Ayan, no? At ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Si Pablo lagi siyang inaabangan. Hinahanting siya ng mga Hudyo. Physical, hinahanting siya. Sa atin, hinahanting tayo ng kalaban, mga samang espiritu. Araw-araw tayo inaabangan, minamahal. Kung paano si Pablo, hinahanting, ganun din tayo, binabantayan. Kaya ang anak ng Diyos, ang sandata mo, isa sa matibay na sandata mo, lagi kang nagpupuri at nananalangin sa mahal na Panginoon. Amen? 20. Ano sabi diyan? Verse 20. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Tuloy lang. Na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang panampalataya sa ating Panginoong Hesus. Si Pablo lagi nangangaral, dapat ganun din tayo. Bahay-bahay, mga krusada, mga paghayo, dapat hindi natin pinapalampas yan. Dahil isa yan sa pag-atake sa kaaway para maalis sa mga hadlang sa buhay natin. Mga hadlang sa pagpapala, mga hadlang sa panalangin natin. Isa sa sandata ay pag-share ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Napakalinaw yan sa Biblia. Sabi niya, at ngayon narito, ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Nangyayari din sa atin yan. Misan, hindi na natin alam ano mangyayari sa atin. Pero, sangkak na bagay, alam ng Diyos ang mangyayari sa iyo. Basta nagpapatuloy ka, akala mo hindi maganda sa una, pero sa dulo, maganda ang mangyayari sa iyo. Amen? Verse 23, maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga ibigatian ay nagsisipag-antay sa akin. Tanikala. Sa atin, spiritual na tanikala. Ibibilanggo tayo ng Diyos sa iba't ibang mga bagay. Problema, minsan iba, finances, kalungkutan, gawain ng kaawayan. Gusto hadlangan ang ating pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero, tandaan mo, minamahal, sabi ng Panginoon,
I have overcome the world. Jesus Christ has defeated the enemy. Tinalo na ang kaaway. Kaya, kung mayroon man tayong mga kapighatian, yan ay pansamantala. Ang sigurado, magtatagumpay. Makakamit mo ang tagumpay. Hindi ka dapat titigil. Tuloy ka sa pagsamba. Tuloy ka sa pagpupuri. Hanggang sa dulo. Sapagkat ang ating target, hindi lamang sa lupa, bagkos doon sa buhay na wala hanggan, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? 24. Ano sabi diyan? Tatapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay malaga. Dapat ganyan tayo. Hindi na natin minamahal ang ating buhay. Mas mahal natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Huh? Hindi raw niya mahal ang kayang sarili. Maganap lamang, sabi na, maganap ko lamang ang aking katungkulan. Mas mahalaga yung pagganap niya sa katungkulan. Kisa kanyang sarili. Ganyan ang inahanap ng Panginoon. At yun ang nilalayon ng mga kapighatian na nagaganap sa ating buhay. Bakit tayo may mabigat na problema minsan? Isa yan sa mga gusto iparating sa atin, malapinon, nangungusap sa atin. God speaks to us through problems, para maganap natin ang ating katungkulan. Palakpakan natin, malapinon. Amen? Isa sa mga layunin ng mga kapighatian sa ating buhay para ipaalam sa atin, para malaman natin at ganapin natin ang ating katungkulan. Amen ba, inamahal? At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, mayroon tayo kanya-kanyang ministeryo. Si Pablo may ministeryo, ang anak ng Diyos may ministeryong binigay ang ating mahal na Panginoon. Ano yung sinabi ni Pablo? Na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. That is our primary ministry. Magpatotoo ng biyaya ng Diyos. Amen? Alam niyo mga problema natin, madali malutas yan. Sinabi ng Banal na Kasulatan. Madali yan kung tayo'y magpatotoo ng biyaya ng Diyos. Mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga kaibigan, kahit sino na makasalubong natin, share natin ang Word of God. Hindi tayo dapat mangini, mahiya. Sabihin natin dahil utos ng Diyos yan. Kaya ka tinawag para magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen? 25, masabi yan. At ngayon narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng karian ay hindi na ninyo muling makikita pa ako ng, sa mukha. 26. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Sinabi ni Pablo, malinis ang aking kamay sa dugo ng lahat ng mga tao. Anong ibig niya sabihin? Malinis ang kanyang, malinis sa dugo ng lahat ng tao. Bago natin sagutin yan, pakibasa. Ezekiel, the book of prophecy, Ezekiel chapter 3, verse 18 up to 19. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kapitulo 3, ang talata po ay 18 hanggang 19. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinapaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. 19. Gayunmay kung iyong pinagpapaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan,
o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Palakpakan natin, malapino. Napakalinaw. Amen? Very clear in the Word of God na ang mga makasalanan, ang masama, ay mamamatay. Walang pag-asa. Pero ang mga matuwid, pag nawala sa mundo, may pag-asa. And I say, praise the Lord! Kawawa yung mga namatay na mga masama na hindi nakakilala sa ating malapay noon. Hindi naglingkod sa ating malapay noon. Hindi nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kayo na nanonood sa inyong mga tahanan, pag hindi ka nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, pag namatay ka, kawawa ka, wala ka ng pag-asa. Ngunit, pag naniwala ka sa Ebanghelyo at nabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, nilubog ka sa tubig, pag namatay ka, ikaw ay muling bubuhayin at dadalhin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala talaga yung mga naniniwala sa Ebanghelyo. Katulad natin, katulad ninyo, na mahal, sa mga krusada na dinaos ng Jesus Miracle Crusade, isa tayo sa nakasumpong ng katotohanan. Na mahal, ngayon ang ating pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Kailangan mo lang ipagtrabaho ang kaligtasan mo. Ligtas ka na! But you have to go on. Kailangan magpatuloy ka sa pagpupuri, magpatuloy ka sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating malapay noon. Ang ating kaligtasan ay pinagtatrabaho natin. Hindi tayo pwedeng tumigil hanggat nabubuhay tayo. Tuloy-tuloy ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Pag tumigil tayo sa pagpupuri, pag tumigil tayo sa pagdalo, pag tumigil tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng mga iniutos na malapay noon, tigil na rin ang ating kaligtasan. Very clear in the Word of God. Malinaw yan. Tigil na rin. Kaya, pinagpala kayo sapagkat kahit may mga problema, hindi kayo tumitingin, nandito kayo, tuloy-tuloy kayo, sapagkat ang tinitingnan natin, yung kaligtasan natin. Ano man mapala natin sa mundo, lahat ng mundo mapunta sa atin, ngunit mapahamak ang kaluluwa natin, baliwala. Kaya kayo pinagpala, you are wise. Then may problema, wala. May pagpapala, wala. Nandito kayo, ibig sabihin, naintindihan ninyo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Dahil wala tayong lugi, mamatay, mabuhay sa piling tayo ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi diyan? Kailangan daw natin bigyan ng paalala ang mga masama. When I say unto the wicked, thou shalt surely die. Sabi na Panginoon. Pag sinabi ko sa masama, ikaw mamamatay at hindi mo sa pinalalahanan upang ang masama ay tumalikod sa kanyang masamang lakad para maligtas sa kanyang buhay. Ang masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasalanan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingiling ko sa iyong kamay. Dapat maintindihan natin yan, minamahal. Pag hindi natin hinayuan ang masama, hindi natin sinera ng gospel, hindi natin in-invite, minamahal, sa gawain malapay noon, pag namatay yan, minamahal, sabi na malapay noon, sisingiling ko ang kanyang dugo sa iyong mga kamay. Minsan nagtataka tayo, bakit may mga prayer tayo na bakit hindi tinutugon. Mahal, lagi sinasabi at mga pastor, pag mayroon kang prayer na tinutugon, pinakamabigat na problema mo, hindi mo binabahagi ang biyaya ng kaligtasan sa iba. Nagkukulang tayo sa pagbabahagi ng kaligtasan. Dapat i-share natin yung gospel. Araw-araw yan, hanggat may pagkakataon.
Kahit isang tao, dalawa, lahat na makasalubong mo, samantalahin mo. Diyan ka, pagpapalain ng husto ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Sisingilin daw ng Diyos sa ating kamay ang dugo ng makasalanan. Ano sabi diyan? The book of Isaiah chapter 1 verse 15. Kindly read. The book of Prophet Isaiah chapter 1 verse 15. Dito po sa aklat ng Isaiah kapitulo 1 ang talata po ay 15. At pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Huh? At pagka inyong iginawad ang inyong mga kamay, aking kukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagkat kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Minsan, binabaliwala lang natin yung gospel na pinagkatiwala sa atin na ating mga Pino. That is the very reason why you are saved, why you are called, one of the primary reasons why you are called as a child of God. To share the gospel of salvation. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Kaya yung iba, sabi nila, hindi kami makashare ng gospel. Kaya sila'y sumusuport sa gawain. Pag may krusada, ang kanilang mga finances, nihanda nila para na rin sila nag-share ng gospel. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang sekreto. Sabi na Panginoon, hindi ko didinggin yung panalangin, ang iyong kamay, ang iyong your hands is full of blood. Pag itinas mong kamay mo, hindi ako makikinig, sabi na Panginoon, sabat yung kamay ay puno ng dugo. Ano sabihin yan? Puno ng dugo. Marumi, puno ng dugo. Kasi, naging partaker tayo. Yun ang meaning sa mga masama. Hindi natin sila pinalalahanan. Palakpakan natin, mga Pino. Hindi mo siya pinalalahanan ang masama. Kayong kasalanan niya, naging kabahagi tayo. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Oh. Hindi naman na hindi tayo maliligtas. Ligtas pa rin tayo, minamahal. Yung nga lang, marami mga bagay na hindi pinakinggan ang ating panalangin habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong prayer na dapat pinagpala ka ng husto, dapat napakaligaya mo, dapat lahat ng bagay tinanggap mo. Pero pinagpala ka pa rin, tagalangit ka pa rin. Yung nga lang, ang dami mong naranasan na kahirapan habang ikaw naglilingkod. Kasi nga sabi ng Panginoon, hindi ko pinakinggan ang panalangin mo. Ang kamay mo ay puno ng dugo. Ibig sabihin, you're partaker of the lost souls. Namatay sila. Hindi mo na-share ng gospel. Nakasalubong mo yung tao, kakilala mo, kaibigan mo, kaopisina mo, katrabaho mo. Hindi mo binanggit ang ebanghelyo. Pag namatay yan, sabi ng Panginoon, pananagutin ko sa iyong kamay, ang kanyang dugo. Nagiging partaker tayo. Pero ligtas pa rin tayo. Nga lang, yung mga problema natin, hindi na solusyonan. Bakit? Hindi pinakinggan yung desire ng puso natin. Sabi ng Biblia, pag napalugod, naging kalugod-lugod tayo sa mga Pinon, kahit ang miti ng puso natin ay pagkakaloob. Number one, share the gospel. Lagi kang magpatotoo. Huwag kang mahiya. Lagi kang mag-share. Kahit saan ka nandoon, mahal, ang prayers mo, mabilis, pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord? Kaya si Pablo, kababasa natin kanina, ano sabi ni Pablo? Hindi ko na inisip na mahalaga ang buhay ko. I do not count my life dear to myself. Hindi ko na mahalaga, ipinalaga ng buhay ko, maganap ko lamang aking katungkulan. Anong katungkulan? To share the gospel of the grace of Jesus Christ. Amen? Praise the Lord!
Nung araw, nung konti pa tayo, lagi binabanggit, kasi lagi nagkukursada mga pastor, maghayo kayo mga ilamahal. Tumulong kayo sa gawain sa mga krusada, maghayo kayo. Yan, isa sa mga sekreto, sabi ng mga pastor. Pagpapalang gusto mo, madali lang yan. Lagi ka maghayo. Then support. Pag may krusada, tumulong ka. Sigurado yan. Ang mga prayers mo, mabilis pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Amen? So why do the righteous suffer? Bakit ang mga matuwid ay nagtitiis? Lahat tayo matuwid. Bakit tayo nagtitiis? Isa sa mga dilan, isa sa pinakamahalagang bagay na kalimutan natin. Kaya nga tayo nandito, kaya nga tayo pinagpala. Kaya nga tayo, ating pangalan, nakasulat na sa aklat ng buhay ngayon eh. Kaya nga nakasulat na. Bakit? May nangaral sa atin ang gospel. Amen? May nangaral. Ating malapastor. Hindi lang basta-basta nangaral. Nag-ayuno, umiyak araw at gabi. Palakpakan natin malapayon noon. Amen? Ganon din ang duty natin. Sakripisyo tayo kaunti. Di bali, gumastos ka, pamasahian mo yung nahiyuan mo. Gawin mo lahat, sunduin mo. Magugulat kang kapalit yan. Maraming pagpapala, plus kaligayahan, kasiguruduhan sa buhay na wala ka. Hebrews chapter 11 verse 13, kindly read. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 11, ang talata po ay 13. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. At tinutukoy dyan yung mga naunang Kristiyano sa atin noong araw. Yung during the dark ages, yung mga Christian na nagtago sa mga bundok, sa mga yungib, ang kanilang mga damit ay balat ng hayop. Sila po yan, yung pinag-uusig, inamahal. Pinatay sila, naging martyr, inamahal. Sa panampalataya, hindi po nila tinakwel ang mahal na Panginoon. Kahit binabantaan sila na papatayin sila, hindi nila tinakwel, inamahal. Nangamatay ang lahat ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Mas pinagpala tayo ngayon na nahuli. Bakit? Nakamtan natin ang mga pangako. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sila wala. May sariling tahanan, wala sila. Sa mga yungib lamang sila natutulog. Ang kanilang mga damit ay balat ng hayop. Tayo pinagpala ang gaganda ng mga tirahan ninyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hindi nakamtan ang mga pangako, ngunit kanila nakita na natanaw mula sa malayo. At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan ang, at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Mas pinagpala tayo kaysa sa kanila. Pinamahal? Sila hindi nakamtan yung pangako sa lupa. Yung pangako sa lupa hindi nakamtan. Ngunit yung pangako sa langit nakamtan. Palakpakan natin, malapay no. Mas pinagpala kayo, bakit? Tayo, nakamtan ang pangako sa lupa at pati ang pangako sa buhay na langgan, nakamtan. Yan po ibig sabihin yan. At kanilang ipinayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Kaya nga yung mga problema natin, pinapintulot para hindi imuang, hindi natin i-focus ang ating isip dito sa mundo. Para malaman natin na
we are just strangers in this earth. Isa yan sa mga layunin. Bakit ang mga matuwid ay nagsasuffer? Why do the righteous suffer? One of the reasons is in order for you to understand and to realize that you are just a stranger in this earth. Para ipaalam sa mga Panginoon, anak, hindi ka taga rito. Manalakbay ka lang dito. Huwag mo i-focus ang buhay mo dito. Kung may lugar pagpapala, maganda yan! Ngunit, huwag mong kalilimutan, higit sa lahat, ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos na buhay. To follow the will of God, no matter what. Handa ka magtiis, kahit na mawalan ka, it's okay for you. Why? Maniniwala ka ng Diyos mo, kaya ibalik yung nawala sa'yo. Kaya ka pagpalain, plus buhay na wala hanggan. Kaya, ipakita mo lang na mas mahal mo siya, mas mahalaga siya sa'yo. Pag nalaman ng Malapino na mas mahalaga siya sa'yo, higit sa lang mga bagay dito, lalo kang pagpapalain at lalo kang gagawing matuwid sa kanyang harapan. Amen? Palapakan natin, Malapino. Unang Pedro 2:11. Dito po sa aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata po ay 11. Mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyo, tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipag lakbay, na gayon magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sapagkat sa ganito, First Peter 2:11. Walang Pedro 2:11. Dear beloved, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Mainohan, pinamari ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nangisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Ayan, binanggit na naman. Tayo ay manglalakbay lamang dito. Hindi tayo taga rito. Taga ibang bayan tayo. Yan sinasabi diyan. Nangingibang bayan lamang tayo. Hindi to ang ating sariling tirahan. Hindi to ang ating permanenteng tirahan. Amen? Hindi ito. Manlalakbay lamang tayo dito. Anong sabi ng Biblia? Na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman. Yan ang tanda natin. Hindi tayo taga rito. Pigilin natin yung masamang pita ng laman. Pigilin natin. Pigilin natin yung sobrang pagmimiti ng mga bagay na material. Sabi ng Mapinon, ano ba palang tao maging kanya man ang buong sanlibutan? Muli papahamak naman ang kanyang kaluluwa. Anak ka ng Diyos, minamahal. Gawin mong matuwid ang ating ginagawa. Gusto mo makatanggap ng mga pagpapala. Kahit anong klase pagpapala, gawin mo ng matapat. Dahil pinagpapala ng Diyos ang matapat. Palakpakan natin, mahal ang Panginoon. Amen? Yan ang malinaw sinasabi ng Biblia. Huwag tayong mag-agrabyado ng ibang tao. Gusto mo pagpalain? Use, gamit, gumawa ka na matuwid. Dahil hindi ka tagasanlibutan. Manlalakbay ka lamang. Ikaw ay anak ng Diyos, tagalangit ka. Ang ating inihintay, ang malalhating pagbabalik ng ating Malapinon during the rapture na mangyari kahit anong oras ngayon, minamahal. Huwag natin ibigin ang mga bagay dito. Kaya nga, marami tayong kapatiran pinagpala natin mga Panginoon. Bakit ang kanilang mga kinikita, yung kabahagi ng mga Panginoon, sila'y naging tapat. Naging tapat, kaya
maraming pinagpala. Pinagpala sila at marami na kinabang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapagan natin, mahal na Panginoon. Amen? Na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang nagmamadaling yumaman, sabi ng Biblia, ay hingwalang pagsalang parurusahan. Ang nagmamadaling daw yumaman ay walang pagsalang parurusahan. Samantala, sa Biblia, marami mga Kristiyano mayayaman. Abraham, Isaac, Jacob, King David, King Solomon, King Asa, King Hezekiah, mga bilyonaryo yan, mga anak ng Diyos. Kaso, hindi sila nagmadali. Naghintay sila, nagtsaga sila, bago sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi pag namadali ka, pwede ka lumabag, pwede ka gumawa na masama sa harapan ng Diyos. Ayun ang nagmamadali. Pag namadali tayo pagpalain, pwede mong labagin ang kaluban ng Diyos. Pwede kang gumawa ng labag sa kaluban ng Diyos. Pero, pag matyaga ka, pagpapalain ka, wala ka na labag, wala ka na grabyado, pagpapalain ka, plus, ready ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, napakalinaw sa masulatan, bakit ang mga Kristiyano ay nagsisuffer, ang mga matuwid. Iba kasi ang panuntunan natin. Our standard is far different from the standards of this world. Ibang panuntunan natin. Kahit na malaking bagay pa yan na mapupunta sa atin, ngunit labag sa kaluban ng Diyos, hindi yan mahalaga sa atin. Amen? Sanlibutan, mga unbeliever, basta sila'y makakuha lamang ng mga kayamanan, di bali na mapahamak ang iba. Di ba yung nangyari ng mga baha sa atin noong araw, sa balita, yung sa Leyte, yung marami na matay sa baha? Anong dahilan? Illegal logging. Pinagbabawal ng gobyerno, putulin ng mga puno doon sa bundok. Ninanakaw ng mga illegal loggers because of money. Dahil sa malalaking salapi, millions upon millions. Di ba? Kaya marami na pahamak. Pero hindi ganyan ang ating panuntunan. Sa atin, di ba, ni kaunti? Basta, ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Di ba, sa praise the Lord? Ganyan ang panuntunan natin. We must remember time and time again. Ang isang bagay na maliit, basta ayon sa kaluban ng Diyos, matyaga, pinagtyagaan mo, isang araw, itataas ka at pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Nangyari dito sa ating mga kapatiran. Marami sa ating kapatiran dito, noong araw, naglalakad lang. Noong araw, simple lang ang buhay, mahirap lang. Pero ngayon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Nagtyaga! Amen? Nagtyaga, sumunod. Kahit na may kahirapan, kahit na may problema, hindi tumitigil. Kahit na walang-wala, tuloy sa pagsamba. Tuloy sa pagsunod sa kaluban ng Diyos. Kaya narito kayo, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Diba sa praise the Lord? Huling talata. Pakihanda ating mga wet. John chapter 15 verse 1. Tapos italo natin sa 8. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 15, ang talata po ay 8. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Takita lang sa verse 8. Dito po sa versikulo 8, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami
at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Bakit ang mga matuwid ay nagsasuffer? Lahat po tayo matuwid. Amen ba? Naniwala ba kayo na kayo'y matuwid? Diba? Hindi naniniwala. Naniwala ba kayo na kayo'y matuwid? Dapat maniwala ka. Dahil tinawag ka ng Diyos para maging matuwid. Tayo, wala tayo sa katotohanan noong araw. Nung nandito ka na, Diyos ang nagdala sa'yo. Kaya matuwid ka sa harapan ng Diyos. Yung alam, kailangan natin ipagtrabaho yan. Kaya marunong ka pumili. Marunong ka magpasya. Kahit matuwid ka na, pwede ka pa rin maligaw. Kailangan piliin mo ang tama sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 1, ano sabi dyan? Sa John chapter 15. Ako ang tunay na puno ng ubas, sabi ng mahal na Panginoon. At ang aking ama ang magsasaka. Tuloy. 2. Sa verse 2. At ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Sanga, tayo po yung sanga tinutukoy. Ang malapit na lang puno ng ubas, tayo ang sanga. Amen? Kailangan na natin magbunga. Palakpakan natin malapay noon. Kailangan natin magbunga. Anong bunga sa Biblia na tinutukoy? Kung mababasa natin ang Biblia, ang bunga na tinutukoy, bunga ng katuwiran, bunga ng kabanalan, bunga ng kaluluwa. Yan po yung tinutukoy na bunga sa Biblia. Bunga ng Espiritu Santo, bunga ng kabanalan, bunga ng kaluluwa. Pag Espiritu Santo sumasayo, at sigurado na sa atin na makakapagdala ka ng kaluluwa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag ka maniwala na hindi ka makapagdala. Basta anak ka ng Diyos, nandito ka sa katotohanan, makakapagdala ka. Pwede kang gamitin ng Diyos para magdala ng kaluluwa. Ayan, ang bawat sanga sa akin na ay hindi nagbubunga, ay inaalis na. Oh, nakakatakot daw. Hindi nagbubunga, ay inaalis. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yung mga hindi rin nagbubunga, inaalis. Nakakatakot, minamahal. Pero ang Diyos napakabait. Hindi po tagal agad-agad tayo hahatulan. Hindi. It takes time. Napakahaba ng panahon bibigay sa atin. Kung tayo'y lumilihis, binibigyan tayo ng time para magsisi at gawin muli ang kanyang kalooban. Amen? Ganyan ang Diyos natin. He never condemns anybody in the church. At yan ang sinasabi natin, mga pastor. Pag may mga nakakasala sa iglesia, ang sinasabi sa mga nire-rebuke natin, mga pastor. Pinapalalahanan, sinasabi ang mali. Di ba na masaktan? Huwag lang sa masaktan doon sa apoy ng impyerno. Ganyan dito sa katotohanan. Ayaw ng Diyos na mapahama ka. Kaya mayroong word of God para tayo ay magpatuloy, para tayo ay maging malinis, para tayo magmamana na buhay na walang hanggan. Amen? Ang sanga ni nagbubunga ay inaalis, ngunit ang mga nagbubunga ay lalong nililinis para lalong magbunga. Nililinis siya ang mga nagbubunga para lalong magbunga. Sino man nagbubunga? Kayo. Kaya kayo nandito, kasi kayo mabunga. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nagbubunga kayo nandito. Kung hindi kayo nagbubunga, wala na kayo dito. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Basta nandito ka palagi, ikaw yung tinatawag ng Diyos na nagbubunga. Bakit? Yung nagpupuri ka lang ng totoo, maraming nakikinabang dyan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Yung bansa natin naliligtas, yung mga tao, kaya nga yung
gira na nangyayari ngayon, hindi nga matuloy-tuloy, hindi nga masyado lumalaki, hindi nadadamay mo. Bakit? Dahil sa pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Kaya may bunga ka. Amen? Yung nga lang, lalo pa nating pagibayuhin ang ating pagbubunga. Magkaisa tayo sa ating panambahan. Magtulungan tayo. Let us love one another. Minamahal, tulungan natin ang gawain. Minamahal, tulungan natin ang ebanghelyo. Dahil pag tinulungan mo ang ebanghelyo, ang gawain mo, Panginoon, hindi mo tinutulungan ng Diyos. Ang sarili mo ang tinutulungan mo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Verse 8. Ano sabi diyan? Sa Tagalog. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayo'y kayo'y magiging mga alagad. Nalulhati daw ang ama sa langit, ang ating malapit Jesus, kung tayo'y nagsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Tagasunod tayo ni Kristo. Tayo'y permanenteng tagasunod ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi nagbubunga tayo. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, yung mga kailangan ng gawain mahal na Panginoon, bakit natutugunan sa gawain? Particular dito at sa iba't ibang mga dako ng buong mundo sa mga gawain ng malapayro, sa panguna natin, malapastor. Bakit natutugunan? Kasi maraming Kristiyano ang nagbubunga. Amen? Basta praise the Lord. Kung hindi tayo nagbubunga, hindi matutugunan ng kailangan sa gawain. Dahil nagbubunga tayo, natutugunan ang kailangan ng gawain ng Diyos. You're ready to sacrifice. At ang pangako ng Marapinong sa mga nagsisakripisyo, pagpapala plus buhay na wala hanggang. Malinaw sa Biblia. Yung mga sakripisyo natin, pati finances na sacrifice natin, ang kapalit yan, kaligayahan plus protection plus buhay na wala hanggang. Amen? Kaya pinagpala ka na nandito ka, minamahal. Yun nga lang, we have to walk out of salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho pa rin natin ating kaligtasan. Hindi tayo titigil sa paglilingkod. May pagsubok, wala. May pagpapala, wala. Tuloy. Bakit? Ang pinaglilingkodan natin, may ari ng lahat ng bagay. Sa isang kisap mata, kaya ka pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya balik ka rin ang Diyos. Mahirap ka ngayon, kaya balik ka rin. Bakit? Matyaga ka. Ganun sa Biblia. Lahat sa Biblia na buhay sa pananampalataya, lahat sila pinagpala. Yung mga nabuhay sa pananampalataya, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. You live, sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Handa ka mag-sacrifice alang-alang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lalo kang hindi mawawalan, lalong dadami ang iyong pagpapala. Palapakan natin, mahal na Panginoon. May mga trials tayo, hindi po nawawala. Habang nasa lupa tayo, hindi po nawawala. Pero huwag natin kalimutan to love the Lord with all our heart, with all our minds, with all our soul. Ibigin natin ang mahal na Panginoon buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Mahirap gawin yan. Magagawa mo lang yan pag lagi ka nandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo mawit, to my heart, Tagalog, minsan na pa tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Magsisisi tayo, mahal. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Hindi bukas ang pagsunod sa malapit. Ngayon na. Ngayon na tayo magpakainit.
hindi bukas. Hindi natin alam ano mangyayari bukas. Oh,
Magsisisi tayo lahat ng mahal. Sana pa natin ialay ating mga puso, mga buhay sa ating mahal na Panginoon. Oh my Jesus! Sabihin niyan,
Mahal na Panginoon, kung anong gusto mo, yan ang gagawin ko. Yan ang pag-aalay ng buhay sa mahal na Panginoon. Kahit masakit sa'yo, yan ang gusto ng Diyos. Gagawin mo! Hallelujah! Praise the Lord! Kayo ng mahal na Panginoon. Nagtagumpay kayo. Handa kayo sa pagpapala. Lahat ng mga tapat, mga anis mula sa araw nito, pagpapalay ka. Hallelujah! Praise the Lord! Sa ganang pagpapala, material, higit sa spiritual. In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Kailangan. Marami tayong mga bisita, mga baguhan. Pinagpala kayo sa araw na ito. Tagapil mong mahalapin ni Jesus, maniwala ka sa Ebanghelyo. Mula. Ngayon din, isusulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay. At ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang pinakamayaman. Pag-anak ka ng Diyos, ikaw ang tunay na mayaman sa harapan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Pinagpala ka na sa material, tagalangit ka pa, yan ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa mga baguhan ngayon na nakadalo, sa mga nanonood sa mga bahay, gagaling ang mga sakit ninyo, tumawag kayo dito, kung may mga sakit sa bahay ninyo, may problema kayo, tumawag kayo, malulutas ang problema ninyo. Ipapangaral sa inyo ang katotohanan para maligtas kayo sa mga problema, malutas ang problema ninyo, gagaling ang sakit ninyo, plus kaligtasan sa piling ng Diyos na buhay. Hallelujah! Isa lang gagawin ninyo para kayo maligtas sa kaguluhan, sa COVID-19, sa mga gira, hindi ka kasama dyan. Isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos. Hindi nakikita na katawang tao ang ating mahal na Panginoon Jesus. Namatay sa krus bilang tao, nilibing ang dugo na banal na buhos para sa iyo. At muling nabuhay, nagtagumpay laban sa masama. Yan ang Ebanghelyo. Jesus Christ died and has risen from the dead. Nabuhay na maguli. Yan ang Ebanghelyo. Nabuhay sa para iligtas ka. Para ikaw din ay magmana ng buhay na walang hanggan. Yan ang una, maniwala ka sa Ebanghelyo. Kalawa, kailangan ng taong pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagkamuhi sa kasalanan. Paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May tubig tayo dyan mamaya. Ang gusto mabautismo, may sakit kayo. Pagbautismo nyo mamaya, pag-ahon nyo, magaling kayo. In Jesus' name. Magaling na kayo! In the name of Jesus! Thank you, Lord. Kapat, tanggapin mga banal na Espiritu ng ating malapit. Tas mong kamay ng mga ngayon na nakadalo, first comers, mga newcomers. Sundin nyo ang panalangin ito galing sa inyong puso. Dakilang ama sa langit.
ako po ay naniniwala sa Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming malapin Jesus, na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing, ay yung dugo na banal na buhos ng para sa akin, at ikaw ay nabuhay na mag-uli para sa akin. Malapin Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po ang aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan yung banal na dugo na umagos sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na po yung Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay, iligtas mo po ako sa po na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon, itong aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Opo, dakilama sa langit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Jesus, siya ng dalangin aming ginagalang mga pastor, Evangelist Willis Tad Almeda, the end-time prophet, all loving God. Mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo kailang mga kasalanan, isulat niyo kailang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walahanggan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot dalangin. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise. Tayo po yung manalangin sa inyo kailangan. Ipatong, mayroon kayong mga sakit, maging sa nanood sa inyong mga tahanan. Sakit, madali lang yan. Kaya yan ang malapin Jesus. Basta sumasampalataya ka, magsisi ka, dahil ang karamdaman, bunga ng kasalanan. Kadalasan ang karamdaman, bunga ng kasalanan. May karamdaman na dahil lamang sa mga hindi pag-iingat, o sa nagkakaroon tayo ng edad, pero kadalasan din ang kasalanan, bunga ng kasalanan. Pagsisihan mo, mangako ka, sundin mo kaluban ng Diyos, ngayon din, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ipatong mga kamay sa mga ulo, lahat na may sakit. Mga datihan, mga anak ng Diyos at mga baguhan. May sakit kaya lagay mong kamay mo sa ulo mo. Yung isa, isang kamay doon sa parte na yung katawan nandun ang sakit. Manalangin tayo sa unang daling mga pastor. Gagaling kayo. Jesus Christ, the greatest physician. Kung wala kayong sakit, taas na yung kamay. Problema, kaya lutasin ng ating malapinoon. Problema sa pananalapi, kaya lutasin ng Diyos na buhay. Magkaisa tayo, minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Nakilang masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamalapinoon Jesus, unang dalayan ng aming ginagalang malapastor. Pagalingin mo lahat na may sakit sa hapong ito. Maging mga webcast viewers, pagalingin mo kalang sakit, lutasin yung mga problema sa mga kapatid ng mga baguhan dito sa hapong ito. Pagaling mo kalang sakit, leukemia, cancer, diabetes, COVID, mga kahirapan, lumayas ka sa panay. So, solve their problems, heal the sickness and diseases, in Jesus' name. Pagaling mo sila malapinon sa pangalan ni Jesus. Magaling ka na, in Jesus' name. Pinagpala ka sa panay ni Jesus. Aming sinasaway, lahat ang gawa ng kaaway, limon nyo ng cancer, leukemia, diabetes, psoriasis, hallelujah, COVID, hallelujah, mga kahirapan, problema, ngayon din, lumayas ka, aking kinutusan, mga sakit, mga kahirapan, lumayas ka ngayon din, I command you, in Jesus' name, kasal, by the children of God, right now, in Jesus' name, sickness, be healed, problem be solved, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, I command, hallelujah, in the name of Jesus, unang din, mga pastor, lahat naman sa mga espiritu, kasal, in the midst, right now, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniwala ba kayo na magaling na kayo, pinagpala kayo, tas ang kamay, naniniwala? Nasa iyo na. Tumigaw tayo malakas at tumis, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal, makaupo muna kayo. Pwede natin malapinoon. Bago tayo dumako sa announcement, naman ang ating church anniversary sa April 10. So this coming Sunday na ba? Sa dating na Sunday na, April 10. Naniwala ba kayo na pagdating ng April 10 o before, malamig na ang lugar natin? Ngayon ang palakpak. Nakita nyo na nga yung mga air conditioner nandyan na. Ayan o, ang lalaki niyan. I do not want to mention any name para lalo pagpalain ating kapatid na ginamit dahil sa katapatan nila sa mahal na Panginoon. Nandyan.
yung bunga ng katapatan ng ating kapatid sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved, mga kapatid. Hindi ko nabanggit yung pangalan para lalo silang pagpalain ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Magkano yan, minamahal? Magkano lahat yan? 600,000. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Aluya boy ang Diyos. Amen? Dati-dati, para nananaginip lang tayo ng air-conditioned. Kaso, paano di kakabit yan? Puro butas pa itong gilid natin. 600,000 yan, pero nag-down na tayo, kulang-kulang 300,000. Ginawa natin. So, we'll be paying the remaining balance, we'll be paying in a period of time of about 3 months. Babayaran na natin ng 3 months yung remaining balance natin na sa mga 300,000 siguro. More than, kasama na ang installation pa lang yan ay 70,000 pa lang. Pinakamura na yon. Pag-install lang yan, 70,000. Bukas mismo, umpisa na. Dalawang araw install yan. Kaya sa Wednesday, magagamit na natin yan. Amen? Kaya na tumalapin naman sa buhay talaga natin mo, napakabait. So, nanggalayan tayo, mga pastor, beloved children, beloved family. Dati, lagi natin na-announce, magkakaroon tayo, nanampalataya tayo, nandiyan na nga, nakita na sa inyong mga mata. Amen? And of course, ang mahal na Pinong gagamit ng tao na matapat. Gagamit siya ng tao matapat. Para yung panampalataya natin ay maging mangyari. Puri na mahal natin, mahal na Pinong. Kaya, so this coming Sunday, church anniversary na po natin dito. Ano pong start na gawain natin? Ano bang umpisa? O, 9 o'clock o 10 o'clock? O 10 o'clock ay start sa ating 10 o'clock, 10 a.m. onwards, ang start po nating church. 28th church anniversary, Baliwag Outreach. Kung hindi pa babalik kami na Panginoon, ang lugar na ito ay magiging sarili na rin natin. Palakpakan natin, malapit. Niwala ba kayo? Niwala kayo? This lot will become the property of Jesus Miracle Crusade International Ministry. In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Lord! Mayayari ba yan? Mayayari! Hallelujah! Hindi pa mag-rapture. Pero ba nag-rapture? Walang problema. Yung balance natin, goodbye. Di ba? Diba mag-rapture after election? Halimbawa lang. Halimbawa, mag-gera after election, goodbye. Kasi bago mag-third world war, kung matutuloy man yan, kukunin na ang manak ng Diyos. Amen? Pero of course, panalangin natin na huwag muna matuloy dahil marami pa tayong gustong gawin, lalo na yung mga kaluluwa na kailangan ng kaligtasan. Gusto natin abutin. At yun po ang gusto ng mahal na Panginoon. At yun ang ginagawa natin, mahal na Pastor. Tayo lamang ay nakikisa sa mission ng ating mahal na Pastor na magligtas na maraming kaluluwa. That is our mission, mahal. Kaya mayroon po tayong special offering para po, hindi muna tayo kukuha ng special offering para sa air condition. Nandiyan na yan, nakadown na tayo ng kulang-kulang 300,000. Hindi na natin, mahal din. Bukas, i-install na yan. Dalawang araw yan ikakabit, ang lalaki niyan. Yung split kasi yan, yung nasa labas yan, yung hangin, ibubuga. Na mahal. At sabi nga nung Samsung, 10 daw kailangan natin dito. Sabi ko, ang dami naman. 7 lang yan. Pero naniwala tayo na yan ay kaya na yan. Amen? Kaya na hindi tayo mainitan. Amen? Palapakan natin, mahal na Panginoon. Ayaw kasi naman ang Panginoon na mahaba. Mahaba na yung pagtitiis niyo sa init eh. Di ba? Ganun naman ang Panginoon eh. Nagtiis kayo na mahaba. Matagal kayo panahon nagtiis sa init. Ngayon, gusto naman ang Panginoon, alisin na yung init. Malamig naman.
Amen ba, inamahal? Pero sa overnight, baka hindi natin gagamitin para baka matulog kayo. Hindi, bahala na. Basta, ayan ay para sa gawain ng ating mga Panginoon. So, nang dalangin ang ating mga pastor. So, we will be collecting special offering para sa ating church anniversary. This coming Sunday, 10 a.m. onwards. So, umpisa. Mag-invite kayo. Marami ng mga leaflets dyan. Hindi lang po ito basta anniversary. Anniversary crusade ito. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Anniversary crusade. Maraming kaluluwa ililigtas dito. Maraming mga sakit ang gagaling. Amen? Naniwala ba kayo? Maraming kaluluwa ang dadalhin ng Diyos at maraming himala ipapakita sa Sunday? Yes, mangyayari yan. Yeah, anniversary crusade ito, minamahal. Purihin ang ating malapin noon. At kaya nga, tuloy-tuloy pa at special offering. Marami po nagkaloob na ating kapatiran. Lahat yun appreciated. Iba nagbibigay 5,000. Mayroon iba mas higher. May nagbigay pa ng medyo malaki kaunti. 10. Mga ganon. Minamahal. Pag naipon yan, minamahal, basta ayon sa puso mo, ibinigay mo. Minamahal, ibabalik sa yan ng maraming beses. Dahil ginawa mo yan sa iyong pagmamalasakit sa gawain ng ating manapino. Lahat po nang ibinibigay ninyo, minamahal, hindi po napunta sa bulsa. Napunta lahat sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? And as the praise the Lord. Lahat po na binibigay ninyo, with all honesty, lahat po yan ay nagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Yun po ang tinuturo ng mahal na pastor. Tinuro sa amin, diyan kami pinalaki sa pastoral, maging tapat kayo sa lahat ng bagay. Yan ang aming pinamuhay hanggang ngayon. Tapat. Habag ng Diyos. So, nang dalay mga pastor, beloved children, buong katapatan natin pinagsikapan. Lahat ng mga finances sa church ay napakinabangan ng church. Hindi napapakinabangan ng iilan kundi napakinabangan ng lahat. Dahil yun ang tinuro sa atin, katapatan sa lahat ng bagay. Amen? Praise the Lord! Yan sa ating special offering, hindi naman mo yung pilitan, pero alang-alang sa ating church anniversary, minamahal, marami po ba tayo itong gastusin, itong mga, yung gilid po yan, binaklas na natin bubong, tapos na yan. Lalagyan pa natin ng kisame yan. Lahat ito yan. Ito, nakaayos na lahat yan. Nandyan. Isinara na dyan. Nakasalamin na dyan. Ito pa dito, isasara lahat yan. Lahat yan. Para hindi lalabas yung lamig na pinagbigay na mahal na pinagpagpapala sa atin ng mga bagong 7 pirasong air conditioner na mga heavy duty talaga. Malalaki yan, minamahal. At lahat yan, isasara natin. At kaya, inamahal, we need more financial para magawa natin lahat yan sa mabilis na panahon. Isang linggo na ating preparation. Dapat bago mag-Sunday, tapos na lahat yan. Then, ako nga, para sa akin lang, Wednesday, magamit na natin lahat yan. Kaya tatrabahoin namin lahat yan. Lunes, Martes, umpisa na, gagawin na lahat yan ito. Pero of course, nananalangin pa kami sa unang dahil mga pastor na marami pang hipuin para tuloy-tuloy yung paggagawa natin ng ating chapel para lahat yan maging sa ayos lahat. Hallelujah. Puri na mga Panginoon. At lahat po masara na yan. Inohal, itong special offering natin. This is your chance, malaking pagkakataon para sa inyo na kayo maging kabahagi ng gawain ng mahal na Panginoon. At hindi po nasasaya mga sakripisyo ninyo. Yan po, investment ninyo habang kayo nasa lupa. Investment ninyo sa buhay ninyo dito plus investment sa buhay, sa kabilang buhay. Kaya magkalob tayo na may katapatan o may kunting sakripisyo. Alam ko mga tapat kayo.
Kulang lang iba sa atin ng oportunidad. Alam ng Diyos na tapat kayo. Minsan, ang iba na sa pagsubok lang. Pero, kayo na pinagpapala o kayo naman na gusto pagpalain pa ng husto, maging kabahagi tayo. Maging kashare tayo ng sakripisyo para pagdating ng mga saganang pagpapala, kashare din tayo, kabahagi din tayo. Beloved, dahil may dimati. Dahil may dimati sa ating special offering. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved Tony. Opo, mga banal, makapangyari sa lahat. Sa una't panalangin ang aming magulang sa mahal na Panginoon. Sama-sama po kami, mahal na Panginoon, na iunang pagpalang kamay na magkakaloob po ang mga pledge. Ikaw po, mahal na Panginoon, magbalik mga aming basis. Mahal na Panginoon, sa iyo, mga anak, walang ipagkakaloob. Bigyan mo po sila ng hanap po, isang gawin sila po makapagbigay. Sa pangalan mo, hallelujah, praise the Lord, thanks be. Diyan po yung mga ano natin. Offering cloth natin. God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng lubusan. Ating malapit ni Jesus. Tuloy-tuloy pa ating panambahan. This coming Sunday, pati po yung mga outreach natin, San Ilponso, Bulacan. Yung mga outreach natin dito ay nandito po sila lahat. Then, huli natin malapit noon. 10 o'clock onwards, ang umpisa natin gawain. Inayos na po natin yung parking natin. Minamahal, mayroon na po ito nakuha na space dyan. At ayusin po yan, bilayad ba ni Albert? Ikaw. Yung mga parking po ng mga ano, yung mga magka-parking lang dito sa Agis, yung mga off, yung organ preacher, instrumentalist, workers, yun lang po yung pwedeng mag-parking dito. Ah, okay. Yung mga hindi po ano, saka yung ito po yung naka-design dito, yung sa Beloved Children, yung log,
tsaka yung mga VIP lang ang bibenta dito kasi maglalagay tayo ng barrier dito. Ah, okay. Thank you. Ayun na nga, ayusin pa natin yung parking natin pero may space na tayong upahan diyan sa malapit lang. Kaya i-announce natin yan final sa Friday, Wednesday and Friday. Yung mahal. At yung almost lahat ng kapatiran natin doon po dahil sa space na upahan natin. Naman, kaya ibigyan po natin ang daan niya na maluwag para sa ating sa mga beloved children, ating beloved, dearly beloved parents of the Lord na pupunta. At saka iba pa natin mga visitor, mga mangaral sa ibang outreach sa Maine, particularly sa Maine. And of course, ating mga beloved children po. Kaya naayos pa po natin yan. Kaya naman, tuloy-tuloy pa ating panambahan. Wednesday, dito pa rin po ating gawa. Adjust po natin ang yung Wednesday po natin. Wednesday ba o Tuesday? Tuesday po. Yung Wednesday natin, gagawin pong Tuesday. Ang ating overnight prayer na supposedly ay Friday, gagawin pong Thursday. Naman ha? Sa ang ating midweek service, hindi po sa Miyerkules. Sa Martes, dito po tayo. Alauna ng hapon. Umpisa natin. Sa Tuesday, dito po tayo. Then, Friday, overnight prayer, hindi po Friday, Thursday. Webes po ang ating overnight prayer. Then, ang ating midweek service, Martes, alauna ng hapon. Amen? Krusty na mga Pinoon. Wala po tayong mabigat na dahilan, huwag po tayo absent na mahal. Napaka-delikado na ng panahon ngayon. Totoo ang Biblia. We are in the perilous time. Malapit namang bumalik malapit noon, mapanganib na. Kaya, kung wala mabigat na dahilan, huwag ka talaga absent. Dahil dito ang protection malapit noon, sigurado. Pag nandito tayo nagkakatipon, walang masamang makagagalaw sa'yo. Pag nandito ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, ano man mangyari, huwag kayong tatakbo kay saan-saan, dito kayo tumakbo. Ano man mangyari sa mundo ngayon, dito kayo tatakbo. Dahil, ito po ang dinikri ng ating mga pastor. Gawain ng mga Pinoon, doon ka tatakbo. Kung nasaan ang gawain natin, mga gawain natin, doon ka tatakbo. Bakit? Nandyan ang protection at kaligtasan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, Tuesday, midweek service natin, and Thursday, ating overnight prayer. Then, Saturday, yan na po ating preparation dito. Friday and Saturday, preparation, pag-aayos, ano pa, maraming gagawin, practice, inamahal. At, kaya, inamahal, mag-invite kayo ng mga kaibigan ninyo. Ito lang pagkakataon ninyo kasi anniversary crusade po ito, inamahal. Lali ninyo ito mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kaibigan niyo, mga kailala ninyo sa FB. Invite nyo, pumunta sila dito. Kung kailangan nilang kalutasan ng problema, kaligtasan, ito na ang pagkakataon nila. So, unang dalangin natin, mga pastor. Amen? April 3, kailan yan? Practice after the service. Kailan? Ngayon. Singers and mimers, kids with band, Jesus Finest Generation Choir with band, kasama mga instrumentalists, singers and mimers, yung malalaki, pati kanina yung maliit, ngayon po ang practice, mamaya, right after nating closing prayer. Huwag muna kayo uwi, huwag kayo mag-alala, fasting kayo, pero break muna kayo mamaya. Amen? May pagkain siguro mamaya, kaya huwag kayo mag-alala, yung mga magpa-practice ng mga choir members, ng singers and mimers. Wala na pa tayong time. Kaya mahal, mamaya po ang practice. Mamaya ewan ko kung mayroon pang final practice, pero mamaya, lahat ng mga singers and mimers and finest, Jesus Finest, Generation Choir, ay right after ng closing prayer, may practice po kayo. Then, mayroon tayong motorcade. Kailan ba yun? Motorcade? Kailan? Ha? Saturday? Anong oras yung motorcade? Kailangan malinaw yung oras natin. Motorcade, ikot tayo ng buong Baliwag, Bulacan. Siguro pati Pulilan, pati Santa Rita, pati Claridel, ay ikot tayo naman. Marami,
Marami na po tayong leaflet dyan kasi mag-invite tayo ng mga kaluluwa. Yung mga pinili, sigurado yan, pupunta dito sa Linggo. Amen? Yung mga tinawag ng Diyos, yung mga pinili na ng Diyos, kailangan marating sila. Ito na, sa magitan ng motorcade, magbibigay ng mga leaflets, pag-a-announce, meron tayong mga megaphone o meron tayong mga speaker na iikot tayo sa buong Bulacan. O hindi naman buong Bulacan, ito lang, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Santa Rita, ay malalapit lang dito, ikutan natin lahat yun. Lahat ng mga gusto sumama, minamahal, Saturday, 1 o'clock. Tama ba? 1 o'clock, minamahal. Dapat 12 pa lang nandito na kayo para maaris natin masasakyan. Dahil mag-iingay tayo. Iba nga, nag-iingay dyan. Lalo na tayo, mag-iingay tayo para sa mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang sino man ikahiya ako, ikakahiya ko rin. Malinaw sa manasulatan. Huwag natin ikahiya ang gospel, ang mahal na Pinisus, wala't ikahiya. Yung mga leaflets, yung magiging kristyano natin, na tayo taga Jesus Miracle Crusade, ipagmalaki natin. Dahil tayo ay nasa katotohanan. Amen? Taas na tayo, ipagsigawan natin. Isa lang ang pag-asa ng mundo. Jesus Christ, the Savior of the world. Yan ang purpose ng motorcade. Kaya Saturday, 1 o'clock, lahat ng gusto sumama, sumama kayo. Namahal. God bless you so much. Wala na tayo po. Ayan, motorcade, April 9, 2022, Saturday PM. Assembly time is 12 noon. Dapat alas 12 nandito na kayo. Then, piniprepare pa natin yung mga sasakyan na lalagyan natin ng mga speaker o trumpa. Namahal. Eh, kung meron kayong mga trumpa dyan, meron kayong mga gamit, then, makatulong kayo, lahat ng mga gustong tumulong, o sa mga pagkain man lang, dahil lahat po yung mga magsasama, mamigyan ng leaflets, kailangan din, may breaking din sila after ng motorcade. Kaya lahat po tayo, makipagkaisa ng mahal, at ang mahalapin na po ang bahala, magbalik sa inyo, lahat ng inyong sakripisyo para sa mga kaluluwa na ililigtas ng ating malapit. God bless you so much. Kung wala na, kayo dumako na sa ating pasamantalang paghiwalay. Beloved Brother Orlando Magaling, sa ating closing prayer, tumayo na po tayo, inamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po, beloved Opie. Mga minamahal, tayo magkasama na lang para sa ating pansamantalang pagtatapos. Diyos na mambanal sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon, sa pangunat panalangin pagdohod ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estarmeda, mahal Panginoon Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo sa aming panalagawain, sa aming Sunday General Worship. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa paglangis mo po mula po pasimula hanggang sa huling bahagi. Maraming salamat po, mahal Panginoon, sa matamis at banal na prinsesya na pinadama mo sa aming kalagitnaan. At dikit sa lahat, mga Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan ngayong araw nito mula sa aming beloved mga aral. Mga Panginoon, Sus, minsan ang pa, mga Panginoon, kung gaano nyo po kami pinag-ingatan patungo sa banal gawain ito, mga Panginoon, dalangin po namin na pag-ingatan mo po ang bawat isa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tanahanan ng ligtas at malawalhati. Pagpalaay mo po kami. Ito po ang samantalaan namin sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus. Amen. Praise God. God bless you so much.